Ang taong laging busy sa paghanap ng mali sa iba ay mawawala na ng time para makita ang mali sa kanya. Ang mangyayari, kapag ang nakikita mo lang ay pagkakamali ng iba at hindi ang pagkakamali mo, sigurado gulo. Sigurado hindi magiging katangkam-tangkap ang sasabihin mo sapagkat makikita mo lang ang mali ng iba at makakaligtaan mo o baka nga kaligtaan mo talaga ang pagkakamali mo. Naalala ko tuloy yung kwento ng mag-asawang may edad na. Si Mr. pumunta ng doktor, kaibigan niya, sabi, "Tol, tataka ako sa asawa ko sa kumare mo Madalas hindi ako pinapansin I think there's something wrong with her. May mali siya. Palagay mo." Sumagot yung doktor na kaibigan, "Maybe her hearing. Baka mahina ng tenga. Alam mo naman, nagkakaedad tayo talaga." "Tama! Baka nga! Pero paano ko naman matcha-check?" Ganito, sabi ng doktor, "Pag uwi mo, medyo malayo ka. Kausapin mo, tanungin mo. Pag hindi sumagot, lumapit ka ng 2 steps, 3 steps. Magtanong ka uli. Same question. Normal tone of voice. Pag hindi uli sumagot, walang reaksyon. 2 steps uli, forward. Tanong mo uli. Normal na tono ng boses, ha? Pag sa 3 beses, hindi pa rin sumagot. 4 na beses, lumapit ka na. Tanungin mo uli. Same tone of voice. Doon mo makikita kung okay pa ba ang kanyang tenga. Good idea." Sabi niya. Tamang-tama naman, pag uwi ni Mr., si Mrs., nakatilikod. Napansin naman siya, tinangawan siya. Pero tuloy na sa paghahanda ng kakainin nila. Maghahapunan na. So from a distance, di naman ganong malayo. Nagtanong siya, normal tono ng boses. Anong ulam natin? Tuloy pa rin sa paghiwa si Mrs. Walang reaksyon. So 2 steps, forward. Anong ulam natin? Ganon pa rin yung tono. Ganon pa rin yung tanong. Wala uling reaksyon. Tuloy pa rin sa paghanda si Mrs. So, forward ulit. 3 beses, ano ulam natin? Wala pa rin reaction. Tuloy pa rin sa pag-iwan si Mrs. So, ang ginawa na niya, nilapitan na lang. Dino sa, dito na, sa bantang tenga. Ano ulam natin? Pagtingin ni Mrs. ng ganun sa kanya, gulat siya. Kala niya, sasaksakin siya. Kasi nainis si Mrs. Sabi ni Mrs. sa kanya, "Ano ka ba? 4 na beses ko nang sinasagot yung tanong mo. Tinola, tinola, tinola. Bingi ka nang talaga. Patingin ka na." Siya pala ang bingi, hindi ang misis niya. Ganun ang mangyayari sa atin. Kapag ang laging focus natin ay ang pagkakamali ng kapwa natin, mapapahiya tayo. Kasi may mali din pala tayo. At sa lagi nating pag-focus sa mali ng kapwa natin, pag na-realize natin may mali rin pala tayo, malala na yung mali natin. Kasi for the longest time, hindi natin pinapansin. Troso na. Hindi ba sinasabi ng ating Panginoon, ipapahiya niya ang mga mayayabang? Nasa banal na kasulatan niya? At ang laging paghahanap ng mali ng iba at hindi mo pagpansin sa mali mo, magiging mayabang kang talaga at mapapahiya ka. So gawa natin yan ng paraan hanggang maaga. And let me suggest 2 things. Una, let us examine ourselves. Dati ginagawa namin yung seminaryo ito. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin naman. Halimbawa po, ha? Pagdating ng tanghali, may break time naman eh. Hindi ka naman lagi nagtatrabaho. Allot some time, magdasal ka. At sa dasal mo, isipin mo yung mga dapat mong ipagpasalamat. Eto pa, isipin mo may mga nasabi, naisip, nagawa ka bang mali. Isipin mo. Tapos, mag-sorry ka sa Diyos. May kanantawan. Kinagabihan bago matulog, ganun ulit. Kailangan at least 2 beses. Kasi mahirapan kang i-recall yung lahat ng mga nagawa mong mali. Kung 1 beses lang at sa gabi lang bago ka pa matulog. No. Gawin mo at least 2 beses. Mas maalala mo Pati yung mga inalala mo ng tanghali, maalala mo sa gabi. Pero kapag sa gabi ka lang nag-isip, nag-examine ng conscience, mahirapan ka. That will keep us reminded, checked, and grounded. Ikalawa, connection with this. Authorize someone. Mag-authorize ka ng 1 tao na magsasabi sa'yo ng mali mo. Ako, nag-authorize ako ng kaibigang pare. Sabi ko, "Tol, pag may mali ako, sabihin mo." Kasi huwag natin i-asa sarili natin. Kung tayo lang kasi, i-justify natin, "Di naman mali yun Ginagawa din yun ng iba." So huwag kang umasa sarili mo. At totoo yun, may nakikita ang iba na hindi mo nakikita. Kaya magandang may i-authorize ka. Kaibigan, kung may mali ako, sabihin mo sa akin ha. At maganda po yung may authorization. Kasi unang-una, sino magsasabi sa atin ng mali natin? Lalong-lalo na kung panganay ka sa magkakaibigan
matalino ka, mas may kaya ka, mayaman ka, may kapangyarihan ka. Eh kahit nga parehong ordinaryong tao magkakailangan na magsabihan ng mali, nahihirapan tayo. Ako nga eh, minsan nagtotalk ako, bukas na yung zipper ko, wala pang magsabi sa ako. Yung authorize mo na yon, magiging malaya siyang magsabi sa iyo. Kasi hindi niya maiisip na kapag sinabihan ka niya, sasabihin mo, oy, sinabihan mo ako, sabihan kita. Authorize siya. Pero, hindi pwedeng kahit sino. Mamili ka ng matino. Mamili ka ng hindi lokong. Mamili ka ng may credibility. Kahit pa paano. At magkaroon ng dalawang kriteriya. Unang kriteryon, dapat mahal niya ang Diyos. Talagang nagpapakabuting tao. Pangalawang kriteryon, mahal ka niya. May malasakit siya sa iyo. Again, unang kriteryon, mahal niya ang Diyos. Pangalawang kriteryon, mahal ka niya. Ganun dapat yung pagkasunod ha. Hindi po pwedeng mahal ka niya, sunod lang yung Diyos. Kasi kapag mas mahal ka niya kaysa Diyos, kahit magkamali ka, ang sasabihin niya, yung alam niyang gusto mo ring marinig sa kanya. Pero kung mas mahal niya ang Diyos kaysa iyo, alam niya kung anong tama at mali at yun ang paninindigan niya. Kahit magalit o magtampo ka pa, kahit masaktan ka, ay sinasabi ko po sa inyo, mas magiging madali para sa atin ang magpakabuti. Kasi wala na tayong maitatago talaga sa ating sarili. Therefore, mga kapatid, a lot more time correcting ourselves than others. Otherwise, hindi tayo magiging tunay na mabuti and we will not become truly happy kasi kailanman hindi nagiging tunay na masaya ang taong busy lagi sa paghahanap ng mali ng iba. Para ka lang may third eye nun. Third eye, nakakakita ka ng multo o kaya ng mga spirito. Wala ka namang magawa, natatakot ka lang. So ganun din yung may third eye sa pagkakasala o pagkakamali ng iba. Minsan nga, kahit wala eh. Dahil may third eye ka, nang iisip ka na ng masama eh. Ay, ano magagawa mo kahit sabihan mo pa sila kung di naman sila makikinig sa'yo? Wala. So malulungkot ka lang. Kaya mas mag-alat ng oras ng mag-examine ng sariling kulang o pagkakamali kesa pulaan lagi ang iba. Kasi tayo, pwede tayong makinig sa sarili natin at sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa atin. And that will help us become truly good and truly happy. Something that will never happen kung we will always keep ourselves busy looking for faults sa ating kapwa-tao. Hayaan niyong magsimula ako sa sermong ito sa pamamagitan ng pag-asabi ng ang taong laging busy sa paghanap ng mali sa iba ay mawawala na ng time para makita ang mali sa kanya. Yan ang problema ng mga Pariseo. Narinig naman natin sa ating mabuting balita ang gawi, style na nila o ikinabubuhay, ikinasisiya na nila. Binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Ikinasisiya na nila ang humanap ng mali sa iba. Kaya hindi na makapagtataka. Sila yung isa sa mga sinasabi ng Panginoon sa Mateo 7.4. At sabi dito ng ating Panginoon, mga mapag-imbabaw, mga mapagbalat kayo, papaano mo sasabihin sa kapwa mong, kaibigan, hayaan mong alisin ko ang puwing mo. Kung gagatroso ang nasa mga mata mo, mapagbalat kayo, ipokrito. First of all, pag sinabing ipokrito, ano? Hindi ito basta isang taong nagkakamali o nagkakasala. Si lahat naman tayo nagkakamali at nagkakasala. But that does not mean automatic na tayong ipokrito. Limbawa, ang mga magulang mo na alam mo namang mga mabuting tao, pero nagkakamali din naman. May mga kapintasan din naman. Pag yan ba'y nagpayo sa'yo ng maganda, iisipin mo, ipokrito? Hindi. Kung basta nagkakasala at nagkakamali, eh ipokrito na. Ipokrito na po tayong lahat dito. Ang ipokrito kay Kristo ay yung hindi mindful sa pagkakamali niya na kahit alam niyang may pagkakamali siya, hindi niya alintana kasi ang mas focus niya ay ang pagkakamali ng iba. At ganun ang mga Pariseo. No wonder gagatroso na ang puwing nila kasi sa kakatingin nila sa kasalanan o puwing ng iba na hindi sila mindful sa puwing nila. In the course of time,
yung maliit sana lang na puwing na yan, nag-accumulate na, nagkakapatong-patong na, kumakapal na, hanggang sa maging parang troso na. Ganyan ang pagkakasala ng mga taong mapagbalat kayo. Lumalala na. At ang pinakahuling gusto mong maranasan, syempre, ay ang itama ka ng taong ganyan. Ang pinakahuling gusto mong mangyari, syempre, ay yung tanggalin ang puwing mo ng isang taong ang puwing ay gagatroso, sapagkat siguradong masasaktan ka lang nito. Hence, this will explain why masakit ang dating ng pagtatama or fault-finding, correction man ang kanilang sabihin, ng isang taong ang nakikita lang ay ang kasalanan natin at hindi ginagawa ng paraan ang kasalanan niya. Parang gusto mong sabihin, look who's talking. Masakit ang dating, kakabwisit ang dating. Kaya tingnan po ninyo, yung mga ini-interview tungkol sa gulo ngayon sa Gaza. Dalawa lang naman yan eh. Yung mga pro-Israel at pro-Palestine. Okay? Pag ini-interview, ang dami ko nang napanood na mga interview, ha? Check ninyo. Ganito ang makikita ninyo. Kapag ini-interview ang isang pro-Israel, sigurado, manggagalaiti, maiinis, mabubwisit sa galit ang pro-Palestine. Bakit? Sa interview sa mga pro-Israel, wala silang kahit isang sasabihin, lalo pat aaminin na pagkakamali din nila. Halimbawa, ang Israel, may mga teritoryo ang Palestine na unti-unti ino-occupy nila. Bukod pa sa hindi makataong pagtrato sa mga Palestina, hindi nila sasabihin yon. Kaya kung ikaw ay pro-Palestine, kung kikigil ka, may pagkakamali ka rin. O ito naman, on the other hand, tingnan po ninyo ini-interview naman ng mga pro-Palestine. Manggigigil talaga ang pro-Israel. Bakit? Wala kahit ni isa na sasabihin o aaminin ng pagkakamali din nila. In fact, kahit yung basic na pag-condemn lang sa Hamas, hindi nila magawa. Nakita nyo na ang mangyayari kapag ang nakikita mo lang ay pagkakamali ng iba at hindi ang pagkakamali mo. Sigurado gulo. Sigurado hindi magiging katangkam-tangkap ang sasabihin mo, sapagkat makikita mo lang ang mali ng iba at makakaligtaan mo, o baka nga kaligtaan mo talaga ang pagkakamali mo. Naalala ko tuloy yung kwento ng mag-asawang may edad na. Si Mr. pumunta ng doktor, kaibigan niya, sabi, "Tol, tataka ako sa asawa ko sa kumare mo Madalas hindi ako pinapansin I think there's something wrong with her. May mali siya. Palagay mo." Sumagot yung doktor na kaibigan, "Maybe her hearing. Baka mahina ng tenga. Alam mo naman, nagkakaedad tayo talaga." "Tama! Baka nga! Pero paano ko naman matcha-check?" Ganito, sabi ng doktor, "Pag uwi mo, medyo malayo ka. Kausapin mo, tanungin mo. Pag hindi sumagot, lumapit ka ng 2 steps, 3 steps. Magtanong ka uli. Same question. Normal tone of voice. Pag hindi uli sumagot, walang reaksyon. 2 steps uli. Forward. Tanong mo uli. Normal na tono ng boses, ha? Pag sa 3 beses, hindi pa rin sumagot. Pang-4 na beses, lumapit ka na. Tanungin mo uli. Same tone of voice. Doon mo makikita kung okay pa ba ang kanyang tenga. Good idea," sabi niya. Tamang-tama naman, pag uwi ni Mr., si Mrs., nakatilikod. Napansin naman siya, tinangawan siya. Pero tuloy na sa paghahanda ng kakainin nila. Maghahapunan na. So from a distance, di naman ganong malayo. Nagtanong siya, normal tono ng boses. Anong ulam natin? Tuloy pa rin sa paghiwa si Mrs. Walang reaksyon. So 2 steps, forward. Anong ulam natin? Ganon pa rin yung tono. Ganon pa rin yung tanong. Wala uling reaksyon. Tuloy pa rin sa paghanda si Mrs. So forward ulit. 3 beses, anong ulam natin? Wala pa rin reaksyon. Tuloy pa rin sa paghiwa si Mrs. So, ang ginawa na niya, nilapitan na niya lang. Dino sa, dito na, sa bantang tenga. Ano ulam natin? Pagtingin ni Mrs. ng ganun sa kanya, gulat siya. Kala niya, sasaksakin siya. Kasi nainis si Mrs. Sabi ni Mrs. sa kanya, "Ano ka pa? Pang-4 na beses ko nang sinasagot yung tanong mo. Tinola, tinola, tinola. Bingi ka nang talaga. Patingin ka na." Siya pala ang bingi, hindi ang Mrs. niya. Ganun ang mangyayari sa atin. Kapag ang laging focus natin ay ang pagkakamali ng kapwa natin, mapapahiya tayo. Kasi may mali din pala tayo. At sa lagi nating pag-focus sa mali ng kapwa natin, pag na-realize natin may mali rin pala tayo, malala na yung mali natin. Kasi for the longest time, hindi natin pinapansin. Troso na. Hindi ba sinasabi ng ating Panginoon,
ipapahiya niya ang mga mayayabang? Nasa banal na kasulatan niya. At ang laging paghahanap ng mali ng iba at hindi mo pagpansin sa mali mo, magiging mayabang kang talaga at mapapahiya ka. So gawa natin yan ng paraan hanggang maaga. And let me suggest two things. Una, let us examine ourselves. Dati ginagawa namin yung seminaryo ito. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin naman. Halimbawa po, ha? Pagdating ng tanghali, may break time naman eh. Hindi ka naman lagi nagtatrabaho. Allot some time, magdasal ka. At sa dasal mo, isipin mo yung mga dapat mong ipagpasalamat. Eto pa, isipin mo may mga nasabi, naisip, nagawa ka bang mali. Isipin mo. Tapos, mag-sorry ka sa Diyos. May ka ng tawad. Kinagabihan bago matulog, ganun ulit. Kailangan at least 2 beses. Kasi mahirapan kang i-recall yung lahat ng mga nagawa mong mali. Kung 1 beses lang at sa gabi lang bago ka pa matulog. No. Gawin mo at least 2 beses. Mas maaalala mo eh. Pati yung mga inalala mo ng tanghali, maaalala mo sa gabi. Pero kapag sa gabi ka lang nag-isip, nag-examine ng conscience, mahirapan ka eh. That will keep us reminded, checked, and grounded. Ikalawa, connection with this. Authorize someone. Mag-authorize ka ng 1 tao na magsasabi sa'yo ng mali. Ako, nag-authorize ako ng kaibigang pare. Sabi ko, Tol, pag may mali ako, sabihin mo. Kasi huwag natin i-asa sa sarili natin. Kung tayo lang kasi, i-justify natin, di naman mali yun eh. Ginagawa din yun ng iba. So huwag kang umasa sa sarili mo. At totoo yun, may nakikita ang iba na hindi mo nakikita. Kaya magandang may i-authorize ka. Kaibigan, kung may mali ako, sabihin mo sa akin, ha? At maganda po yung may authorization. Kasi unang-una, sino magsasabi sa atin ng mali natin? Lalong-lalo na kung panganay ka sa magkakaibigan, matalino ka, mas may kaya ka, mayaman ka, may kapangyarihan ka. Eh kahit nga, parehong ordinaryong tao magkakailangan na magsabihan ng mali. Hirapan tayo. Ako nga eh, minsan nagtotalk ako, bukas na yung zipper ko, wala pang magsabi sa ako. Yung authorize mo na yon, magiging malaya siyang magsabi sa iyo. Kasi hindi niya maiisip na kapag sinabihan ka niya, sasabihin mo, Oy, sinabihan mo ako, sabihan kita. Authorize siya. Pero, hindi pwedeng kahit sino. Mamili ka ng matino. Mamili ka ng hindi lokong. Mamili ka ng may credibility. Kahit pa paano. At magkaroon ng 2 criteria. Unang criterion, dapat mahal niya ang Diyos. Talagang nagpapakabuting tao. Pangalawang criterion, mahal ka niya. May malasakit siya sa iyo. Again, unang criterion, mahal niya ang Diyos. Pangalawang criterion, mahal ka niya. Ganun dapat yung pagkasunod, ha? Hindi po pwedeng mahal ka niya, sunod lang yung Diyos. Kasi, kapag mas mahal ka niya kaysa Diyos, kahit magkamali ka, ang sasabihin niya, yung alam niyang gusto mo ring marinig sa kanya. Pero kung mas mahal niya ang Diyos kaysa iyo, alam niya kung anong tama at mali, at yun ang paninindigan niya. Kahit magalit o magtampo ka pa, kahit masaktan ka, ay sinasabi ko po sa inyo, mas magiging madali para sa atin ang magpakabuti. Kasi wala na tayong maitatago talaga sa ating sarili. Therefore, mga kapatid, a lot more time correcting ourselves than others. Otherwise, hindi tayo magiging tunay na mabuti and we will not become truly happy kasi kailanman hindi nagiging tunay na masaya ang taong busy lagi sa paghahanap ng mali ng iba. Para ka lang may third eye nun. Third eye, nakakakita ka ng multo. O kaya ng mga spirito. Wala ka namang magawa. Natatakot ka lang. So, ganun din yung may third eye sa pagkakasala o pagkakamali ng iba. Minsan nga, kahit wala eh. Dahil may third eye ka, nang iisip ka na ng masama eh. Ay, ano magagawa mo kahit sabihan mo pa sila kung hindi naman sila makikinig sa'yo? Wala. So, malulungkot ka lang. Kaya, mas mag-alat ng oras nang mag-examine ng sariling kulang o pagkakamali kesa ulaan lagi ang iba. Kasi tayo, pwede tayo makinig sa sarili natin at sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa atin. And that will help us become truly good and truly happy. Something that will never happen kung we will always keep ourselves busy looking for faults sa ating kapwa-tao. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inaniyahang kumain sa bahay ng isang pinuno
ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong namamanas. Kaya tinanong niya ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan, naaayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umimik. Kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling sa kapinayaon. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, kung kayo may anak o baka na mahulog sa balon, hindi pa ninyo iaahon kahit araw ng pamahinga? At hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.